Mula nung ipakilala sa mundo ng medisina ang stem cell therapy, kinakitaan na ito ng malaking tulong daw sa panggagamot ng ilang seryosong mga sakit. At isa sa mga personalidad na sumubok nito, si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pero may payo ang Department of Health bago sumubok sa procedure na ito. May report si Sherry Ann Torres. Tatlong beses kada linggo kong sumailalim sa physical therapy session sa Veterans Memorial Medical Center si Pampanga Representative Gloria Arroyo. Bukod dyan, sumusubok din daw ang dating Pangulo ng mga alternatibong paraan sa panggagamot para sa kanyang iniindang spinal problem at dehydration. Isa rin sa mga sinusubukan ni Arroyo ngayon ang stem cell therapy. Sa stem cell procedure, pinapasukan ng pinakapuro o specialized cell ang katawan para magamot ang nagkakasakit o nasisirang cells. Isa pang sinasabing benepisyo nito ang pagpapabagal daw ng proseso ng pagtanda. Sa bilis at lawak ng takbo ng siyensya ngayon at sa dami na rin ng mga tao na naghahanap ng lunas ng kanilang sakit gamit ang stem cell therapy, iba't iba na yung nagsisilbing source nito ngayon. Merong galing sa hayop, meron din namang galing sa tao. Pero dito sa Pilipinas, mayorya ng mga pasyente mas pinipili ang galing sa tao na stem cell kaysa sa hayop. Ito ay sa pangamba na magkaroon sila ng side effect gaya ng mga nababasa nila sa ilang mga artikulo. Isang medical city sa mga nagsusulong ngayon ng stem cell therapy. Mula 2005 hanggang 2011, umabot na raw sa 330 na pasyente ang naisalang nila sa stem cell procedure. Bone marrow, cord blood, at peripheral blood ang kinukuna nila ng stem cell. Bagaman sinasabing may positibong epekto sa may sakit, hindi pa rin daw ito matatawag ng mga doktor na miracle cure. It's expensive because there's a lot of work that goes into the cells themselves. At the medical city, like here in our institution, it's very labor intensive. When we get the stem cells from patients, from the patient's bone marrow, for instance, it takes about 2 weeks of processing before we can even use the stem cells. To say na, oh, if you get stem cells, you're gonna be cured of your diabetes, I think we have to be very careful about those claims. I think guarantees are difficult to give. I think in medicine, there really is no guarantee naman. Sa isang clinic na ito sa Marikina City, nakilala namin ang ilang sumasailalim sa stem cell procedure. Unang tusok sa akin ng injection, pinakyat ako sa taas. Nagulat ako. Dahil dati-dati, pagka konting lakad lang ako, hinihingal na ako, hingal na hingal. Pero naakyat ko dyan. It came from a human pool. So human sample na bio-engineered. To mimic the human genome. Mm-hmm. Along the way, na-discover ko that you have to manipulate the stem cell to become what you want, to do what you want. Sa ngayon, may kamahalan pa ang stem cell procedure. Kalahati hanggang 3 milyong piso raw ang kakailanganin, depende sa sakit ng pasyente. Sabi ng Philippine Medical Association o PMA, nasa research o experimental stage pa rin ang stem cell procedure. We cannot interfere with personal desires. If they say they are improved, their quality of life is better, so be it. But for it to be recommended as a standard therapy is another story. Bumuuna ng task force si Health Secretary Enrique Ona para pag-aralan ito dahil sa tumataas na interest ng publiko. We have to weigh the pros and cons. Kung papaboran niyan, i-regulate ba yan? Kailangan bang bigyan ng lisensya ng Department of Health? Sino ang bibigyan ng lisensya? Yung klinika, yung practitioner? Para sa ganon, protection na natin ng tao. Payo nila sa publiko, bago sumalang sa stem cell procedure, i-check muna ang background ng institusyon o klinikang kukontratahin. Usisain kung saan manggagaling ang gagamiting stem cell. Kilalanin ang magsasagawa ng stem cell procedure. At higit sa lahat, idokumento ang bawat procedure na dadaanan. Sherry Ann Torres, GMA News.